magandang hapon sa inyo mga kapatak. Bali, ito video na ito ay i-share ko sa inyo kung paano kukunin yung tamang taas ng saddle o ng set post ko sa bisikleta ko para maging komportable yung pampadyak natin. Kami nga! Welcome back to my YouTube channel mga kapatak. Bali, sa video na ito, yung i-share ko sa inyo at saka mga sasabihin ko dito ay base lang din sa experience ko at saka sarili kong opinion. Yung iba ay napapanood na rin sa ibang video. Kaya kung mayroon mang mali or kulang or sobra, pwede nyo i-comment dito para ma-review na rin natin. At humihingi na nga rin po pala ako sa inyong suporta mga kapwa siklista natin dyan o mga kaibigan natin dyan, yung may kaibigan man tayo. Bali, medyo mahaba-haba pa yung papadyakin natin para maabot natin yung 1,000 subscribers tsaka 4,000 watch hour. Bali, sa tulong nyo po ay baka maabot natin yon. Bali, palike and share ng video na to kung nagustuhan nyo at sana'y nakatulong na rin sa inyo. Then, comment kung may mga tanong kayo about bike na pwede natin sagutin yan sa next video natin or gagawa natin ng panibagong video. Then, subscribe kung di ka pa nakasubscribe dito para madagdagan naman yung ating subscribers. Then, papindot na rin ng notification bell para updated ka sa next video natin. Bali, magpapakilala na nga rin pala ako sa inyo, mga kapatak. Bali, ako nga po pala si Fred Dosada, isang baguhan siklista na gumagawa ng mga bike vlog na sa inyo ay humihingi ng suporta. Bali, tara, proceed tayo sa video natin. Master, meron po bang advantage or disadvantage ang isang mababang upuan or mataas na upuan? Okay mga batak, bali, unahin natin yung mababang upuan. Ano ba yung advantage niya at disadvantage niya? Bali, ang advantage mo lang dyan mga batak sa mababang upuan is pag biglang preno ka or mga alanganing pagpreno mo, eh matutukod mo yung paa mo sa semento para hindi ka matumba. Pero disadvantage dyan, pag pumapadya ka, lalo na pag nasa long ride, mararamdaman mo yung alay at saka hindi ka makapagbigay ng lakas sa pagpadyak. Yun yung disadvantage niya. Doon naman sa mataas na upuan mga kapatak, eh wala akong nakikita ang advantage dyan. Puro disadvantage yung nakikita ko dyan. Tulad na lang ng mga ibang siklista na nakikita ko or nakakasabay ko sa mga daan, yung halos yung set post nila, yung pagpadyak nila sa 6 o'clock ng crankset, is halos tumutukod na lang sila. Yung halos nakagarito na lang sila pagpadyak pag nasa 6 o'clock na sila. Pumapadyak sila pagdating nila sa 6 o'clock eh hindi na nila mabigyan ng pwersa yung pagtaas. Bali, gagawin na lang nila, hihintayin na lang nilang umangatuli yung pedal para tipaan uli nila or magbigay sila ng pwersa. Bali, yun yung disadvantage nila. Lalo na pag nasa long ride ka, mararamdaman mo yung alay nung binti mo. Kasi stress nga naman, tuwid na tuwid na yung binti mo. Tapos hindi mo pa mabigay yung todo pwersa mo sa pagpadyak. Eh master, yung bantamang taas ng seat post para sa akin eh may advantage at saka disadvantage pa. Bali, yung sasagot ko dito is sarili kong opinion at saka base sa experience ko. Yung sa tamang taas ng saddle or ng seat post mo, kung tatanungin mo yung advantage, ang advantage mo dyan is hindi mo masyado mararamdaman yung alay pag pumapadyak ka tsaka maibigay mo yung todo mong pagpadyak sa bisikleta mo. Sa disadvantage, karaniwan na naman na siguro to sa mga siklista, yung paghihinto ka is bababa ka pa doon sa seat post mo or sa saddle mo. Siguro mga kapatak, explain na lang natin dito yung mababang upuan tsaka yung mataas na upuan at tsaka yung tamang taas ng saddle natin. So tara! Yun, bali mga batak, ito yung baba nating upuan. Tatry natin padyakin to kung ano yung magiging resulta. So tara, padyakin natin to mga kabatak. Yun, bali mga batak, mapapansin natin dito nasa gitna pa yung paa ko sa pedal. Nakaliko na. Nakabend yung tuhod natin or yung hita natin. Hindi natin mabibigay yung tamang pwersa ng pagpadyak natin. Lalo na pag nasa long ride tayo or nagra-ride tayo. So tara, padyakin natin.
Yung mapapansin nyo dito, parang bitin pa sa pagpajak or suko yung binti ko sa pagpedal. Kahit anong lakas ng pagpajak mo dito, kung ganito ka baba yung upuan mo, hindi masyadong mabibigay yung tamang lakas ng pagpajak mo. Yan, bali binago ko yung pwesto ng paa ko doon nasa pag nagpipidal tayo, batak. Maraming movement na nangyayari sa katawan natin, lalo na yung balakang natin dito. Nagmo-movement din. Ang advantage lang dito, pag biglang preno mo, makakatukod siya sa mga alanganin biglang preno. Pero yung disadvantage mo dito is nakakangalay ito sa binte. Kasi nga, baba yung saddle natin. Hindi akma sa taas ng hindi akma sa taas natin sa height ng siklista or sa height ng isang siklista, hindi akma siya. Yeah, nakakangalay ito pag lalo na pag nasang ride. Yun, bali ito naman yung mga kabatak, yung mataas naman na saddle natin. Bali kung mapapansin nyo dito, nasa 3 o'clock pa lang yung pedal natin. Wala nang puwersa hanggang sa 6 o'clock. Halos parang tinutulak na lang pababa. Then yung kabilang paa natin, yun na lang yung magdadala. Pataas ulit saka 12 o'clock. Medyo hassle to sa mga siklista. Kung ganito kataas yung set nyo sa saddle nyo, stress na stress yung binti nyo, wala nang pwersa sa 3 o'clock hanggang 12 o'clock. Ay, 3 o'clock hanggang sa 6 o'clock, wala kayong pwersa. Baba. Halos, parang inaan nyo lang to, parang tinutulak nyo lang pababa. Tapos yung kabilang binti, yun na lang yung mag tataas ulit dun sa isang pedal. Sa advantage, wala ako nakakita dito ng advantage, puro disadvantage lang dito. Then yung balakang nyo is maraming movement, pati yung hita nyo na stress. Kaya hindi to akma sa height natin. Lalo na pag nagra-ride tayo, mararamdaman mo dito, kahit anong lakas ng pagpedal mo, baliwala din. Kasi stress, tuwid na tuwid yung binti natin dito. Walang pwersa. Yun, bali mga batak, kunin natin yung tamang saddle natin. Yung tamang taas ng saddle natin para sa height natin. Bali, dalawa yung ginagawa dito. Yung isa sa braso, yung isa sa binte. Bali, yung sa braso, doon sa kilikili, nilalagay nila dito sa saddle, sa gitna ng saddle, kung saan tayo umuupo. Then, inaabot nila yung bottom bracket. Yun yung isa nilang pamamaraan para kunin yung tamang taas ng isang saddle. Ginagawa ko din dito pag mabilisan. Pero yung kalimitang ginagawa ko dito, yung sa binti nga. Yung sa binti naman yung pagkuha nila. Yun nga, bali yung binti, yung paa mo, iputungtong mo siya doon sa pedal, doon sa gitna. Dapat naka-straight yun. Tapos, hindi siya persado, hindi siya stress. Yung tamang matungtong mo lang yung paa mo doon sa pedal na naka-6 o'clock. Then, pag ilalagay mo naman siya sa yung poporma ka na sa pagpedal, dapat medyo naka-bend. Tingnan natin dito, ha. Yan, ganyan. Ganyan dapat yung
pagtungtong mo sa pedal mo, nakasiksak lock. Yung mapapansin mo dito mga kabatak, pagpe-pedal tayo dito, hindi masyadong nag-move yung balakang natin dito. Wait lang ha. Bali, try natin ilipat mamaya doon sa kung paano tayo pumedal. Yan, kung makikita nyo yung position natin dito, saktong-sakto para sa atin. Hindi, saktong-sakto para sa akin. Hindi ako hirap pumedal. Tama, kukuha mo yung pinakang ikot nung crankset. Makukuha mo yung magandang pagpajak. Yan, yung sinasabi ko sa inyo, nakasiksok lock tapos nakatungtong lang yung binti natin, yung paa natin. Naka-stress yung naka-straight yung binti natin. Yan, bali pag nilipat mo siya sa yung formang pipedal ka na, yan dapat nakaganyan siya. Para hindi masakit sa binte. Try nating padyakan to mga kabatak. Yung bali kung makikita natin dito mga kabatak yung pagpedal natin dito. Yung rotation ng pagpadyak natin dito is nakukuha natin ng tama. Hindi tayo suko, hindi tayo bitin sa pagpadyak. Then maibigay din natin dito yung lakas natin sa pagpedal. Yan yung importante sa isang siklista, yung set post natin dapat nasa akma sa height natin, lalo na kung sa road bike. Kung road bike user ka, mas importante to. Kasi yung position mo sa road bike iba kaysa sa MTB. Hindi siya katulad ng MTB na okay lang medyo na mababa, wag lang tataas. Sa road bike kasi dapat akma sa height mo yung taas ng saddle mo. Yun mga kapatak, bali yun lang yung ma-share ko sa inyo about sa taas ng saddle natin. Bali, sana nakatulong sa inyo. Sana naintindihan nyo yung mga pinagsasabi ko dito. Bali, itong video nga pala na to, papunta ako ng Tagaytay nito. Solo ride lang ako dito. Bali, ginamit nyo dito yung saddle ko na sa video. Okay naman, hindi ako nakaramdam ng sakit sa binte. Kaya, good yun. Good para sa akin. Try nyo na lang din sa inyo kung maging okay sa inyo. So, paano? Hanggang dito na lang mga kapatak. Ingat, ride safe palagi.